Ganito na nga pala ang itsura ng ating mga neon fry na beta. Kailangan na natin mag-jarring para mahiwalay yung malaki sa maliliit. Kung hindi kasi natin ito gagawin, ay ganito ang mangyayari sa kanila. So paano guys? Tara! Kaya naman isang araw, meron nga palang followers na nag-comment sa ating mga video. Kuya Boy Macho Nurin, kamusta na po ang beta nyo? Update po. Ngayong araw talaga, ibibisitahin natin sila. So paano guys? Tara! Medyo matagal-tagal ko na nga rin pala silang hindi nadadalaw. Sila nga pala ay nakapwesto dito sa may bandang ilalim. Aking gulat ko ngayon, iba sa kanila ay malalaki na. Eto na nga pala yung kinalabasan ng ating pagbibreed. Neon green nga pala ang kanilang nanay at ang tatay naman nila ay full red. Isipan ko na nga pala silang i-jarring para mahiwala yung malaki sa maliit. Kumuha muna ako ng malinis na planggana at maglalagay tayo ng mineral. Nung unang subo ko nga magbreed ng beta, isang pulang ang nabuhay. Pangalawang subo ko naman ay napakadami na nila. Yung ginamit nga pala nating method ay gumana. Hindi nga ako nagkakamali, sila nga pala isang buwan at kalahating gulang na. Ang pinoproblema ko lang dito ay hindi sila pantay-pantay ng sukat. Kaya naman guys, ganito sasapitin ang ating mga alaga. Yung pinakamaliit kasi sa kanila ay ginagawa na nilang pagkain. Hindi na nga ako papayag na mangyari pa yun ulit. Kaya naman pupunta muna ako ng tindahan. Dahil napakarami nga nila, wala na akong sapat na lagayan. Bumili na ako ng clear na plastic cups para dito sila ilagay. Ito na nga pala ang anak ng una nating na-breed. Kailangan ko na nga pala siyang ilipat sa ibang lagayan. Wala na kasing laman itong ating aquarium at binabahayan lang ng mga kitikite. May mga ibang aquarium pa nga dito na wala na ring laman. Kaya naman sa mga followers ko dyan, paunahan na lang kung kanino ito mapupunta. Bali guys, dito nga pala tayo pipwesto at magja-jarring. Maganda dito dahil hindi nababasa ng ulan. Ito nga palang baso na gagamitin natin ay 8 ounces. Papalitan ko nga ito na mas malaki kapag lumaki na rin sila. Naisip ko nga ito ang gamitin dahil hindi siya takaw space. Nakita ko nga rin na ginagamit ito ng mga pet shop. Para maging condition ang tubig na ilalagay natin, kailangan natin ng talisay extract. Medyo matagal na nga rin pala sa akin to, kaya medyo hindi na maganda ang amoy. Char. Sa unang tingin ay para siyang alak. Ito nga pala ay nakakatulong din mas tumingkad ang kulay ng ating mga beta. Mineral water nga pala ang ating ginagamit. Mas maganda nga pala gamitin to kaysa tubig, poso at gripo. Mukhang ready na nga pala sila sa bago nilang magiging tahanan. Meron nga pala ditong full neon na nag-iisa lang. Napakaganda nga pala ng kulay niya, parang tetra. Sa gabi nga, ito nga pala ay nag-glow in the dark. Char! Bago ang lahat, ang video na ito ay hatid sa inyo ng 1xBet. Ito nga pala ang number one legit betting site na kung saan pwede kang manalo kahit nasa bahay ka lang. Mag-register ka lang gamit ang iyong contact number at gamitin ang promo code na BOYMACHO1X. Dito nga ay pwede kang makakuha ng 6,000 bonus sa unang deposit mo pala. Pwede ka rin ditong tumaya sa paborito mong mga sports. Kagaya na lang ng boxing, soccer at especially sa basketball. Mas pinadali na rin ang cash in at cash out through GCash. So ano pang hinahantay nyo, i-click nyo na ang link sa aking comment section at mag-register. Meron din naman ditong nagbana sa kanilang tatay. Habang itong isa naman ay maganda rin ang kulay. Pinaghalong green nga pala to at pula. Mga ilang buwan pa nga ay pwede na natin itong ipamahagi sa ating mga followers. Kaya naman huwag kayong magsasawa manood at mag-share ang ating mga video. 17 piraso nga pala ang na-jaring natin ngayong araw. Binalik ko na nga rin muna pala itong mas maliliit. Mas mabilis nga pala silang lalaki kapag live foods ang ating pinapakain. Naglinis na rin pala ako ng aquarium para magamit. May isang female kasi tayo dito na beta na nag-iisa na lang. Dito nga pala natin siya ilalagay sa bagong linis na aquarium. O diba guys, napakaganda. Kahit hapon na tayo nga pala ay aalis. Ipapakarwash ko pa kasi si Angel. Dito nga pala ako pupunta sa may katapatan. Meron kasi ditong karwash nakakabukas lang. Napakalinis nga pala dito at napakalaki. Dahil sa sobrang dumingan ni Angel, meron dito nagdrawing na nakasad face. Sa dumingan nito, pwede ka na magtanim ng kamote. Char. Wala nga pala akong pakialam kahit umulan. Basta mapalinis ko lang etong aming sasakyan. Habang naghahantay nga, meron ditong cafeteria. Kaya naman big shoutout nga pala sa Big D. Dahil tanghali na, di muna tayo magkakape. Masarap daw kasi dito ang fruity. Dito naman sa loob, napakaganda ng ambiance. Hindi ka dito pagpapawisan dahil merong aircon. Hindi ka na rin pala maiinip dahil merong TV. Dumating na nga rin pala ang in-order kong fruity. Kaya naman unang higop. Grabe guys, napakasarap. Binigyan din pala tayo ng sticker ng JNL Car Wash and Detailing. Pagkatapos nga ng lahat, eto na nga pala ang itsura ni Angel. Napakakintab nga at mukhang bagong-bago. Nakakapagsalita nga to si Angel, sasabihin niya siguro sa akin, thank you. Kahit papano nga ay nagbigay rin tayo ng tip. Pakasolidong serbisyo rin kasi ng batang to. So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Paalam, yeah!